matatakdang dumating sa Pilipinas sa mga kinatawan ng Vietnam, Malaysia at Brunei para talakayin ang tungkol sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ang isyong ito rin ang idinulog ni Pangulong Noynoy Aquino sa ASEAN Summit na idinao sa bansang Cambodia. Nakatutok si Sandra Agnaldo. Sa kanyang pagdating kagabi mula sa ASEAN Summit sa Cambodia, ipinagmalaki ni Pangulong Noynoy Aquino ang pag-usad ng usapin sa pagkakaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng Code of Conduct ang nakikitang solusyon ng Pilipinas para maiwasan ng girian ang mga bansang nag-aagawan sa mga teritoryo roon. Naiparating po natin sa lahat ng panig ang ating mga paninindigan ng may hinahon, dangal at katwiran. Sa uli, hindi lang pagpapahayag ang nagawa po natin. Napasang-ayon pa natin ang hindi bababa sa 5 bansa sa ating mga paninindigan. Ayon sa Pangulo, ang Code of Conduct ay mahalaga para magkaroon ng kapayapaan at malayang paglalakbay sa West Philippine Sea. Malaking tagubay po ang maituturing ito. Dahil kung hindi tayo maninindigan, sino pa nga ba ang ating aasahan? Alam na nila ngayon, ang Pilipino walang aatrasan basta't nasa tama. Dahil kailangan ng konsensus o pagkakaisa ng lahat ng kasapi ng ASEAN, hindi naging madali ang pagsusulong ng Pilipinas na magkaroon ng iisang boses ang ASEAN member countries sa isyong ito. Sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa, itinatawid natin ang mga prinsipyong nagdala sa atin sa mabuting kinalalagyan ng ating bansa ngayon. Sa mata ng batas, patas ang lahat, walang malaki o maliit, walang mahirap o mayaman, walang malakas o mahina. Muli't-muli nakikita ng daigdig ang bagong mukha ng Pilipinas. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hiningi din ni Pangulo Aquino sa mga bansa na irespeto ang Exclusive Economic Zone at i-pull out ang mga barkong nasa Baho de Masinloc. Ngayong araw naman, inanunsyo ng DFA na darating sa Pilipinas ang kinatawan ng Vietnam, Malaysia at Brunei para pag-usapan pa rin ang tungkol sa kanilang mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. A good scenario is whether we can, on a multilateral basis amongst the four of us, discuss issues that confront the four claimants. If we can, for example, discuss delimitation solutions to areas where we have disputes with each other, that certainly would be a good result to that initiative. Inaangkin din ng Taiwan ang buong South China Sea pero dahil sa One China Policy, hindi formal na nakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Taiwan. Umaasa ang DFA na sa pagdating sa Pilipinas ng mga kinatawan ng Brunei, Malaysia at Vietnam ay magsisimula na ang pagkakasundo-sundo ng mga bansang ito para sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Sa naturang pag-uusap, hindi kasali ang China ang itinuturing na dambuhalang pwersang may interes din sa mga teritoryo. If we don't accomplish this effort that we're trying to make within ASEAN, I think there are no objections to doing it without ASEAN or outside of ASEAN rather. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.